Hello mga boss, so this is Niala TV. For today's video, share ko lang sa inyo na meron ng ORCR yung aking AROX 155 2023. Okay, so nag-order na lang muna ako ng temporary plate sa Shopee. Iwan ko na lang sa description at comment section kung gusto nyo rin bumili ng temporary plate. Bali, 250 lang to mga boss, 4 days dumating na. So nasa akin na, hawak-hawak ko na. So buksan muna natin, let's go! Bali, galvanized to mga boss. Ayan, nakaumbok yung mga letter tsaka number. Okay naman yung pagkakagawa, matibay mga boss, hindi siya basta-basta malulukot. So ito yung binili ko, galvanized, kasi yung mga acrylic medyo agad kasi nababasag kapag nasasagi. So ito, the best to pang temporary plate sa ating mga motor. At ito mga boss, hawak ko na rin yung aking ORCR. So pinalaminate ko na to, tapos yan, baligtaran na lang siya para pag pinakita natin sa police or checkpoint or LTO, HPG, ganyan. So nakalaminate na siya, tsaka hindi na rin mababasa. So nasa akin yung physical na ORCR, copy lang to. Sined lang sa akin ni Wiltek sa messenger yung copy ko. Bigyan ko na rin kayo ng idea mga boss, yung aking motor is 4 months na mayigit bago binigay yung ORCR ng akin dealer. So ginawa ko mga boss, tumawag ako sa 8888. So parang pinaka ano yan, DTI. Okay, parang ikaw na customer is magrereklamo ka. Sa mga wala pang ORCR dyan, lagpas na ng 3 months yung kanilang mga motor. So tawag lang kayo dyan sa 8888 para masolusyonan yung problema nyo, lalo na sa ORCR. So yung ginawa ko mga boss, yun nga, tumawag nga ako doon. Tapos libre lang yun mga boss, kahit anong network mo. Tapos kukunin lahat ng detalye mo, yung pangalan mo, address mo, i-re-record nila yung convo nyo. Pagkatapos makuha yung mga detalye nyo, yung address nyo, ganyan. So may mag-i-email sa inyo galing LTO, Division Office. Pakita ko na lang sa screen. Tapos ihingin yung sales invoice, yung ID nyo, syempre, yung pangalan ng dealer. Tapos ano location nila, so bibigyan nyo lahat yan. So kung kailan nyo nabili yung inyong motor, ganun yung mga details. Katapos nun, mga 3 to 4 days may mag-i-email ulit sa inyo na AM Ballesteros yung pangalan dun sa email niya. Pakita ko na lang sa screen. Ayan, makita nyo. So magkakaroon ng show cost order yung inyong dealer at mapipilitan na sila na ibigay yung inyong ORCR, no? Kasi magkakaroon sila ng penalty or aalisan sila ng accreditation kapag hindi sila sumunod sa LTO or DTI. So yun lang mga boss, January 26 pa yung papel ko, pero binigay lang nila noong January 31 lang. So ilang araw nang nakatenga sa office nila yung documents ko, di pa nila binibigay. Ginawa ko mga boss, kinulit ko rin sila. Araw-araw tumatawag ako, nakatatlong tawag ako. Ayun, sa pangatlong tawag na yun is sinend na nila sa messenger yung aking ORCR, tapos printin ko na lang dito sa bahay dahil meron naman printer si Mrs. So yun, sa mga natatagalan sa ORCR, pakita ko na lang din sa description at comment section yung format na i-email nyo or isi-send nyo sa LTO email address. Iiwan ko na lang din yung mga email address na pagsisendan nyo ng complaint, tapos para masikaso yung inyong mga ORCR. Yun lang mga boss, kung may katanungan kayo dito sa ating video, maaari kayo mag-comment at sagutin natin yan sa abot ng aking makakaya. At yun lang mga boss, sa video na to, please subscribe, like, and share, at huwag kalimutang mag-comment kung may katanungan. Bye!